ang rendisyon niya ng mga awiting Thousand Miles. If I could fall into the sky, baby. Who says I'm not perfect? Who says I'm not perfect? Moves like Jagger. Take me by the tongue and I'll know you. Kiss me till you're drunk and I'll show you. Happy. Because I clap along if you feel like happiness is the truth. Hanggang sa mga bagong awitin na all about that bass. Because you know I'm all about the bass, about the bass, no trouble. I'm all about the bass, no trouble. Love me like you do. So love me like you do. 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 At napakarami pang iba, ilan lamang ang ito sa nagpakilala sa boses ng isang Asia's acoustic sweetheart na si Sabrina. Nagsimula ang karir ni Sabrina sa mainstream music scene ng taong 2006. Sa Pilipinas lamang inilabas ang kanyang I Love Acoustic album. Subalit dahil sa demand ng nakararami, inilabas din ito maging sa ibang mga bansa sa Asia tulad ng Thailand, Indonesia, Malaysia, Korea, Hong Kong at Singapore. Dahil sa international success ng I Love Acoustic, sunod-sunod itong inilabas ng kanyang record label na MCA Music. Ang kanyang mga naging album, self-titled debut album, I Love Acoustic 1, I Love Acoustic 2, I Love Acoustic 3, I Love Acoustic 4, I Love Acoustic 5, Acoustic Love Notes, I Love Acoustic 6, I Love Acoustic 7, hanggang sa I Love Acoustic 8. Subalit sa pagkakataong ito, panibagong Sabrina ang ating matutunghayan dahil inihahandog niya sa atin ang kanyang pinakaunang all-original album. Naglalaman ito ng mga bagong awiting tiyak na kagigiliwan nating lahat. Kung pwede lang. Like to meet.
awesome Sabrina in the house. Sabrina, thank you so welcome. Welcome back. Oh, thank you. Nice to see you again. When I was here, you weren't here. At first, I was afraid. I was petrified. Anyway, nako, eto ha. Nandito si Ate Sabrina dahil meron siyang ibabalita sa atin. Pero bago yan, may mga questions muna for you ang ating mga sige, Facebook. Ano ba yung math ba yan? Eto, hindi naman. Mga algebra. Hindi, pero algebra. I love algebra. Ay, talaga. Uh-oh. Left-handed ka. Kasi it helps you how to find your ex. Ah, pwede. Oh, ito naman, galing kay Kevin Ron, ako Zar Matira. Sabi niya, anong song ang ide-dedicate mo para sa may problema sa pag-ibig at love life? Ay, meron akong ganyan. I'm dito sure. Sa album ko. Ano yan? Ang title niya, Just Cause You Want To. Mm-hmm. Tungkol saan naman yun? Kasi it's about, yung chorus niya, it says, worry less, smile a lot, believe in love, and in the hope that comes with mornings. Ay, ganyan. Parang ang ganda. English, di ko naintindihan. In short, maniwala ka na lang na darating ulit ang pag-ibig. Ayun. Yes. Ang sabi na, ang ganda eh. Ito naman, galing kay Kuya Jaime de Luba Jr. Welcome back, Sabrina. Hello po. Tanong ko lang po, bakit mo naisipan pumasok sa mundo ng musika at sino ang gusto mong makakollaborate na artists? Thanks po, pambansang OPM TV host DJ Batoying CJ Apple, Miss Jadlyn, Kuya Ayan. Pabati din po sina vocal attorney Larry, Tess, JC, Patiag, and hello to KJ Reyes and Princess Caravona. Ang bongga, ang dami. Ano na nga pala yung tanong? So, ano yung tanong? Hindi, bakit mo daw naisipan pumasok sa music industry? Alam mo, hindi ko siya naisipan. It was destiny. God made it happen for me talaga. Kasi mahilig lang ako kumanta. Alam mo yung mga mahilig kumanta sa school, ganun-ganun. So, nagko-compete-compete ka rin sa mga actually, school competitions? Actually, alam mo, hindi. Talaga? Once lang. Kasi nga, na-trauma ako dun eh. Grade 3 lang yata ako ganun. Tapos, ang piyasa ko, greatest love of all. Ay! Diba? Pinitera siya. Pwelo ko, pwelo, ganyan. The greatest love. Tapos, sininok ako. Ganun, totoo ka. Pero nanalo pa rin ako. Yan lang. Oo, diba? Tapos after nun, hindi na ako sumali ulit. Ay, bongga. Kasi baka matalo pa ako, panalo baka na ako, diba? Baka sinukin ka ulit. Oo, tama. Pero, ay, isa pang question niya. Destiny siya. Nangyari siya para sa akin. Bongga. Kumpara sa'yo, para sa'yo. Yun na nga. Tama. Ang daling sabihin. Ang hirap gawin minsan. Oo, pero binigay siya. Sino pa naman ako para tumanggi, diba? Corrected ba? At sabi niya, sino daw ang gusto mo pang makakolaborate? Pwede ikaw. Ay, pwede naman. Kasi magkamukha araw tayo, diba? Oh, diba? Actually, no singing B-days pa lang, lagi sinasabi sa amin, no, magkahawig kami. Kaya lang iba na yung hair ko. Oh, sige, habulin ko na lang yung ganyang hair. Why achieve not? Ko ba yan? Achieve mo yan. Achieve sige. Na achieve mo yan. Ikaw, tapos kung guy, si Bruno Mars talaga. Ay, bongga. Mm-hmm. Text ko siya. Sige. Text ko si Bruno. Ha? Bruno, wait paki for my sobe, text. Please. Sige, sabihin ko. Ha? Kasi ang galing-galing niyang singer, performer, at songwriter. Correct. And arranger. Yun. Di ba pa iba-iba yung arrangement ng songs niya? Mismo. Sige, ititext ko siya. I'll inform you. Pakisabi, please, Beg. Ano? Yes, one I will. Lang naman eh. I will tell him. Ito naman galing kay Rolando Paragas. Good afternoon po, Sabrina. Bakit niyo po naisipan na maglabas naman ngayon ng Pure OPM album? Kasi nga, I think it's about time na i-share ko naman yung mga saloobin ko. Kasi, sabi nung iba, may problema ba siya? Parang napaka-happy nila. Ganun. Yung mga versions ko, parang jolly, ganun. Tapos tinatanong talaga nila ako, have you ever been hurt before? Tapos sabi ko, oo naman, kung alam niyo lang yung mga sinusulat ko. Oh. So, finally, tinulungan ako ng MCA at nagtiwala sila sa akin, diba? Yes, of course, bakit hindi? Sobrang big deal yun. So, finally, gusto kong i-share at ipakilala yung mas malalim na Sabrina. Yan. At maya-maya na namin si pag-uusapan niya. Yeah, si Sab. Si parang Sab. Ano, no? Si Beyonce may Sasha Fierce. Oh, diba yan? Diba? Oh. Kaya si Sabrina may lipstick ko ngayon. Oh, diba, bongga? Ito galing kay Eleven Rose. Piging, pag-greet naman po ako, then tanong ko na din po kay Miss Sabrina kung what age siya natutong mag-gitara at paano po ang ginagawa niya para makapag-areglo ng isang foreign song upang maging acoustic. Ay, si Levin, alam mo, Sabrinatic siya. Nasa Dubai siya ngayon. Talaga? Oh. Ay, hello! Yes. Hi, Levin! Nami-miss na kita. Yung mapapanood niya tayo via live streaming. Oo, and i-upload din natin to sa YouTube. Miss kaya na miss na namin niya yung isa't isa. Kasi alam mo ako, I bond with my Sabrinatics. Nagko-coffee kami. Ganun, Levin. Nanood kami ng sini. Ay, saya. Oo. Ayun, yung sa question niya, alam mo, nag-aral ako mag-gitara. Self-taught ako. Tapos,
I think second year high school ako noon. So 14 years old. Ay, bongga. Hindi ka ba nahihirapan nagigitara ka tapos kumakanta? Eventually nga, nasanay na ako eh. At pero first, oo, mahirap kasi iisipin mo yung nota nung tinutugtog mo at yung nota nung kinakanta mo. Diba? Hindi easy, girl. Tapos yung beat, tapos yung paghabang nagsastrum ka, parang, diba? Tapos minsan yung strumming, hindi siya yung beat nung pagkanta mo. Oo. Parang ano siya, diba? Kaya nakaka-confuse, kaya hindi na ako gitara eh. Kaya mo yun. Kayang-kaya. Sige, oh. Eventually, parang mamimiss mo yung guitar. Pero kaya usually, ginagamit ka kasi triangle. Ay, mahirap din yun, friend. Kasi percussion yan. Ang at hirap. At saka ano, tambourine, tsaka egg shaker. Tattoo shaker. Oh, mahirap yan, friend. Hindi ko kaya. Diba? Bilib ako sa'yo doon. Diba? Diba, alin next time tuturuan kita. Hindi naman ako nahirapan mag-arrange. Ay, talaga? Kasi, paano ko ba nag-arrange ng song? Ano kasi, ang ginagawa ko, inaaral ko lang yung basic melody nung song, inaaral ko siya. Tapos kakalimutan ko na yun. Uh-huh. Tapos ipi-play ko siya ng, kunyari, ako yung sumulat. Ay, ganun. So I'll forget yung mga ad-libs nung original artist. Mm-hmm. Tapos aangkinin ko siya, diba, dapat pag kasi magko-cover ka, song, ganun na nga, lagi na basic yan, tinuturo yan. Correct. Talagang, kung kakantahin mo, ibahin mo totally or sing it better than the original correct singer. So nandun ako sa ibang way na lang. Kasi, kasi ang gagaling ng mga singer. So binibigyan ko na lang ng sarili kong style. Diba? Parang pag pinakinggan nyo talaga yung mga kanta ni Sabrina, kahit cover siya, may isip nyo, parang original niya talaga yon. O, diba? Sana nga. Ay, matindi tong second question. Ano yun? Galing kay Kimbuera. May inspirasyon po ba kayo sa awitin nyo pong Kung Pwede Lang? Kung meron po, sino po siya? O ano po? Alam mo, ano po siya? Halaman siya. Alam mo si Kimmy, siya yung founder ng Sabrinatics. Ay, bongga, dito, oh, sa Philippines. Sa Philippines, oo. Iba yung sa Thailand tsaka sa Indonesia. First of all, hello. Tapos second, gumanda ka sa akin pag nakita tayo, ha? Itong tanong mo, ano parang eh? Parang hindi ko alam na nga yung sagot dun sa tanong. Ay, hindi ko nakwento sa kanya. Wala ay, siya nun. Ba? Kasi alam mo, taga San Pablo, Laguna yan. Ay, okay. Now is the time to shine. Pupuntahan kita na dyan. Kaya no, alam niyo na mga taga San Pablo, baka nyo, si Sabrina. Hahanapin ko lang si Kimmy. Pero friend, syempre mayroon akong inspirasyon dyan. Ang inspirasyon ko dyan kasi yung first love ko. Kasi yun. Ayun, gets nyo na yun. So minsan pag namimiss ko siya, alam mo yun, yung dapat hindi na eh. Pero may isip mo na kung mababalik pa ba yung panahon, ganun. So, hashtag hugot again. Ganun na nga. So pag may napifeel akong negative feeling, sinusulat ko lang siya, tapos parang maluwag na yung loob ko. Diba? Mas doon mo na ilalabas yung sama ng loob mo. Mas nakakagaan naman totoo siya. Totoo. Tsaka if you feel something negative, I wanna turn it into something positive. Correct. So may single ako ngayon, diba? Kapagsulat nga ng kanta. Oo, kaysa naman ikinain ko lang ng ice cream, edi tumaba pa ako. Correct. So gumawa sige na ako nga ng song. Sige na nga, magsusulat na nga. Uy, hindi ko alam na ginagawa mo yan ah. Ayun. Eh, ang sarap kasi na ice cream eh. Totoo naman yan. Diba? Kakain muna ako, tapos gagawa ako ng kanta. Ganun, no? Okay, habang gumagawa kanta ako, makain ka na. Tama, tapos paos ka na the next day. Hindi mo muna ibibirit. Anyway, nako, I'm sure nabibitin ang ating mga ka-letters and music sa kwentuhan namin ni Sabrina. Pero don't you worry, dahil maya-maya sa ating music corner, ay makakatsigahan pa natin siya ng bongang-bong at pag-uusapan natin ang kanyang latest album. Pero bago yan, eto, I believe this is your second single sa kanyang album. At habang ito, ako na lang kaya magdala ng guitar para makapag-aral ako. Mag-aaral ako mag-guitar. Anyway, nako mga ka-letters in music, I'm sure excited na kayo marinig. Kaya naman, akong bahala dito sa Brina. Don't you worry, ako maglalabas ng mga kailangan natin ilabas dito sa stage. O, diba? Kaya naman, once again, let's give it up for Sabrina! Thank you. This song is called Kung Pwede Lang. Hindi ka maalis sa isip ko. Pinipilit di isipin, pero nandito ka pa rin sa isip ko. Hinahanap ng puso, ano ba to? Nadarama ko, hindi ko magawa limutin ka. Pinipilit ng umibig ng iba, ngunit ba't ikaw pa rin
Kung pwede lang.